Eh ano pa ang kailangan pag-uusapan sa Senado when she has already concluded that Pastor has committed all these crimes? So tapos na po ang boxing. Eh di mas mabuti pa pumunta na lang siya sa korte if she really wants to prove all her allegations against Pastor Kibuloy. Attorney, linawin lang din natin dahil sinasabi po ng kampo ni Sen. Teresa Hontiveros na tatakot si Pastor Kibuloy na humarap dyan sa Senado. Eh hindi ho ba sabi ng buting pastor, eh willing siyang humarap pero hindi sa Senado, kundi doon sa korte mismo? Yes. Pastor Kibuloy has always said, haharap ako sa korte kasi even the Senate resolution that Senator Hontiveros gave out, nagsasabi na ho, ano, nagko-conclude na siya na may kasalanan si Pastor. Eh ano pa ang kailangan pag-uusapan sa Senado when she has already concluded that Pastor has committed all these crimes? So tapos na po ang boxing. Eh di mas mabuti pa pumunta na lang siya sa korte if she really wants to prove all her allegations against Pastor Kibuloy. Mm-mm. At isa pa, attorney, yung mga witnesses doon sa Senate hearing ni Risa Hontiveros, eh dapat bang humarap doon sa korte para patunayan yung kanilang mga akusasyon laban sa pastor? That would be best. Kasi they are all using pseudonyms, they are hiding their faces, they do not show themselves at all. For me, I think this is a cowardly way to charge Pastor Kibuloy with baseless things. It would be best if they filed this in court so that the truth will really come out. Not in the Senate, which is just in aid of legislation. And as to what the legislation is, we do not know. But so that the truth will come out. Kung talagang totoo yung sinasabi nila, mas mabuti po sa korte na lang magkita para yung ebidensya sa ebidensya ang labanan. Papaano po, attorney, kung matapang lang sila dito sa Senado? Papaano doon sa korte itong mga witnesses ayaw sumipot? Well then, isa lang po ang nakikita ko dyan. Either hindi totoo yung sinasabi nila o wala silang basihan para sa sinasabi nila. At ito ay gawa-gawa lamang.